ng mama mo, si Krista? Siyempre, pangarap ko rin mag-Olympic. Gusto ko rin balang araw mag-isang kampiyon. Sa 22, parang ang dami mo nang nadaanan eh, no? Parang advance pa rin po ang mag-isip eh. Kung ano po yung bibili niya sa akin, tatanggapin ko na lang po pag tatagaan ko na lang doon. Wait naman ang kaibigan mo? Sana all? Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, and yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart treadmill sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Welcome again sa isa pang kwentong Scratch It. Hello mga ka-Go for Gold! Ngayon kasama ko si Ismael Gorospe, isa sa mga pinaka-ni-request nyo sa mga comments ng YouTube. Oo, binabasa ko lahat ng mga comments nyo sa YouTube. So ngayon, magkwentuhan kami ni Ismael, tapos mag-uusap kami tungkol sa kanyang buhay, mga paano siya naging siklista, at saka yung mga plano niya sa future. So Ismael, magpakilala ka naman sa kanila kung... Hello, mga pala si Ismael Gorospe Jr., Team Go for Good. Saan ka pinanganak? Nanganak ako sa Barangay Bagong Flores, Dupao, Nueva Ecija. And then hanggang ngayon, doon ka pa rin nakatira? Opo. Ilan kayong magkapatid? Bali, tatlo po kami. Tatlo, lahat lalaki, babae? Puro lalaki po ako, yung bunso. Yung mga dalawang kuya mo, nagbabay? Hindi po. Yung tatay nanay mo, nagbabay? Hindi po. Anong ginagawa ng mga magulang mo? Yung tatay ko po nandun po sa welding shop. Doon lang po. Yung nanay ko po nasa bahay lang po. So, paano ka na parang nainganyo sa pagbabay? Kasi po nung bata po ako, nanonood lang po ako dati yung kare-karera. Tapos nung medyo umidad po ako ng 11, doon na po nag-start. Tapos nakilala ko po yung uncle ko pala na si Den Pinili ng Malboro. Mas lalo akong nainganyo doon. Tapos ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang Kasi galing kang Nueva Ecija, di ba? Parang hotbed siya ng cycling eh. Maraming mga sikat na siklista na nanggaling sa Nueva Ecija. Hanggang ngayon, isa ka na doon sa mga sikat na siklista ng Nueva Ecija. Tanda ko, nagkwentuhan kami ni Placido Valdez na magkasama kami nung huling linggo. Sabi niya parang ninong mo daw siya? Hindi, ninong po ng nanay at tatay. Ah, ninong ng... Sarasal. So meron na talagang relationship yun pamilya mo sa cycling dati pa? O paano nagkaroon? Paano sa pinsan lang po ng mama ko. Pinsan ng mama mo, siklista? Abo. So parang nag-influence rin siya yung... Abo, dating Malboro to rin po. Nakakatim ni... Ayun po, yung ninong po nila si Uncle na Placido Valdez. Siya ba nagbigay siya yun ng unang mong bike? Hindi po. Yung nagbigay po sa akin unang bike, yung barkada ko po dati na taga Amerika po eh. Nag-start nun nung... Ayun po, yung sa gagamba, binigyan ko ng gagamba. Tapos, ayun, punta, papasok ko ng school. Nakabike ako. Hanggang sa nakita niya yung bike ko na parang hindi maganda. Ayun, nung pagka-uwi niya sa Amerika, nag-chat siya sa akin na sabi niya bibilang niya daw ako ng bisikleta. Ayun po. Nagpadala po ng pera tapos bumili po kami sa Amazon. Ano talaga? Ako. Yung kaibigan mo sa Amerika, pinadala ka ng pera para bumili ng bisikleta dahil nakita niya na hindi maganda bisikleta mo? Ako. Ayun po. Bait naman ng kaibigan mo. Ako. Sana all. Ayun po. Pero... Magkaibigan pa rin kayo? Nag-uusap pa rin kayo ng... Hanggang ngayon po ako, nag-uusap pa din po. Ngayon lang po siya hindi nakapag-vacation kasi pandemic po. So umuwi din ng Nueva Ecija yun? Abo. Tapos pag nandito siya, nagbabike kayo? Abo, yun. Kwento sa amin dati ng nanay mo na dati nagbabike ka, 20 pesos lang daw dala mo. Totoo ba yun? Abo, dati po. Kasi ayun lang po kung ano po yung bibigyan niya sa akin. Tatanggapin ko na lang po pag tsatsagaan ko na lang po yun. Tapos mag-ride ka at mga 100, 150, tapos... 20 lang dala mo. Ano yung ginagawa mo sa 20 yun? Ayun po, bumibili po ako ng chocolate, tulad po ng chubby, tapos mga paji bar. Tapos bago po umalis sa bahay, kailangan kumain na po. Yung 20 peso yung pang merenda ko naman po, tapos pang uwi na. Yung tubig, nagre-reveal na lang din po ako sa mga karinderya. Yung kung saan ka kumain. Para. So, nung panahon na yun, saan ka nakakuha ng parang training? Or ikaw na bahala, basta ride ka lang na ride? Ano po, meron po taga sa amin dating team LBC dati.
ayun no, na napasama sa kanya pag tuwing nag-iinsayo, sinasabi niya rin kung anong dapat gawin hanggang sa ayun nalaman ko kung ganito pala, ganyan pala yung ensayo na ginagawa nila hanggang inano ko sa sarili ko yung na-play ko. Sino to? Si Denver Kasayuran din. Ah, nasa nandito pa rin ba sa po, wala na po, nasa ibang bansa naman trabaho. Ah, tama. Oh, parang natandaan ko nga. So pag-usapan natin naman yun, pagiging siguro professional na siklista mo. Anong edad mo ngayon? 22 po. 22. Sa 22, parang ang dami mo nang nadaanan eh, no? Parang ang dami mo nang nagawa. Pero ano yung pinakaunang team na sinalian mo? Ang unang team na sinalian, Salik. Salik. Tapos nung nawala yung Salik, ayun si Kuya George yung dito sa Team GoFogon. Nung sa, ayun, inakay niya ako na mapunta dito sa Team GoFogon. Mukha ito na yung parang last, huling team ko nun. So yun, unang team mo Salik, tapos diretso ka ng GoFogon. Ako po. Sino nagpasok siya sa Salik? Si Kuya George po dati. Paano mo nakilala si George? Doon po sa nung laro po dito, dumadayo po ako kahit umuulan. Nakita niya siguro na may potential po ako kasi nanalo po ako sa mga piyesta, sa mga karera dito. Ayun po. Tapos sinabi niya sumali ka sa kanila. Opo. Tapos sumali ka na sa atin. And then kung matatandaan ko, nanalo ka ng stage 1 ng Flowride, di ba? Abo. 2018? Opo. Tapos nung national champion ka din, under 23? Opo. 2019 yata? Opo, 2019. Tapos, nung Tour of Singkarak, KOM ka, and nanalo ka din ng isang stage. Apo. Tandaan mo ba anong stage yun? 3 po yata, kayo. And then, sa SEA Games, nag-bronze medal din kayo sa team, eh. Apo. Diba? So, sa lahat ng mga karerang yun, ano yung pinaka-tumatak sa'yo? Anong paborito mo? Yung dun po sa Singkarak. Singkarak. Kasi, dati ko talagang gustong kuhanin yung KOM, eh. Nung nakarang yung unang sali ko po ng ano, Singkarak. Medyo nagka-abiriya lang po eh kasi ayun, nagkasaygayan kami ng katim ko rin po si Ronel Keita. Hanggang sa, ayun, wala na, hindi ko na nakakuha yung puntos. Sabi ko, hindi talaga para sa akin to. Baka next year o kaya susunod na ano, taon, ganun. Hanggang sa ngayon, siguro ay ito na yung time, kaya ayun po, nakuha ko po yung KOM. Ano yung nakikita mong, no sabi mo nung una mong tinry, hindi kayo, so medyo siguro nag-aagawan kayo ng puntos ng kakampi nyo, tapos ngayon, mas na nakuha mo na. Ano nakikita mong difference yun? Bakit nung una hindi mo nakuha, ngayon nakuha mo na? Yung una po kasi, ano lang po yun eh, first group na po kami. Oo. Umangat po ako sa gilid, tapos hindi ako napansin ni Kita. Ano po, mechanical problem. Ano ka mechanical problem? Pero nung una, leading ka na ng KOM. Hindi po. Pero pahabol na. Apo, kumukuha po ako ng puntos. Ah, so nung una talaga, parang nagka-mechanical issue ka lang. Apo. Tapos ngayon, mas parang wala nang naging aberya. Apo, wala na po. So ano yun mga plano pa ni Ismael Gorospe sa future? Siyempre, bilang isang siklista rin, siyempre, gusto ko rin balang araw maging isang kampiyon. Makukuha pa ng mga medal sa mga international, mga SEA Games, siyempre pangarap ko rin po mag-Olympic kung sakali. Diba, sabi mo sa lahat ng mga yun, mga naging past races mo, naging memorable sa'yo ang Tour de Singkarak. So ano yun, parang magiging future goal mo dun? De-defend mo ba ang KOM mo pagbalik mo? Gusto mong overall ka na? Sa tingin mo ba na handa ka ng lumaban sa mga foreigner, yung mga puti, mga St. George, ganun. Sa tingin mo, handa ka na ba sa level na yon? Sa ngayon po, siyempre, na-try ko na rin po yung KOM jersey. Mga under 23 jersey. Siyempre, ayun po, ang target ko rin po ngayon, yung ano po talaga, overall. Doon po talaga ako nagpo-focus ngayon eh, kaya mas inigiyan ko pong naging sa'yo. So, ano nasasabi mong mas, yun parang natutunan mo, since siguro apat na taon ka na sa team natin eh, di ba? So dati, parang si Ismael kilala bilang malakas umahon. So ngayon, sinasabi mong mas tinatarget mo na yun overall. So ano yung mga parang dinagdag mo sa ensayo mo or mga natutunan mo? Mga dati, yung ensayo ko, mga 150 lang, 200. Ngayon, parang mas dinadagdagan ko pa ng ano. San pag wala akong ginagawa sa bahay, nagbubuhat ako ng ano, barbell. Ganun po. So si Coach Eds, binibigyan ka ng mga program for mga weightlifting, ganun.
Hindi naman po, kumbaga yung nakikita ko lang po sa... Kasi pag ano, nag-search din po sa YouTube kung paano lumakas sa ahon, kung paano kung lumakas sa patag, din. Ang sinasabi mo na dahil siguro mas matagal ka nang nagbabike, nakaka-research ka na kung ano yun mas importante, tapos parang na-apply mo na sa buhay mo. Hindi na, hindi lang puro bike-bike tapos lalakas ka, di ba? So, yun ang magandang advice sa mga young and up-and-coming cyclists. Laging tinatanong kasi sa akin yan, ano ba yun magandang gawin para lumakas? And ang importante, hindi lang puro bike. Dapat may konting research din, may konting off-the-bike training, nutrition, pahinga, di ba? Importante magpahinga. Hindi puro enjoy-enjoy kasi kung isipin mo, lahat naman tao nagbabike eh. Lahat nag-enjoy magbike, di ba? So, dapat, yung mga hindi masaya, dapat ginagawa rin natin. Kung matandaan ko nga, tandaan ko ito, kwentuhan lang namin ni Ismael. Noong unang ronda, tandaan ko, siguro mga stage 3 or stage 4, galit na galit si Eds kay Ismael. Pagdating ko, sabi ko, oh, ba't ka galit kay Ismael? Sabi ni Eds, eh kasi si Ismael, pag stage, nung stage, sinasabi niya napagod na siya, hindi na siya makahabol, bigla sa finish line, nakita mo, pabanjing-banjing, patalon-talon, patumbling-tumbling, sabi ni Eds, kung pagod ka, di ba? Magpahinga ka. Pero hindi ka dapat nag-enjoy na pasyal-pasyal. Pero syempre, naiintindihan natin unang ronda mo yun, na excited ka pa. Pero ngayon, alam mo na, di ba? Pagkatapos ang stage, talagang pahinga. Oo, pahinga po talaga. Lock na sa kwarto. Meron ka bang advice sa mga batang siklista na inaidolo ka? Ano yun parang gusto mong sabihin sa kanila? Tingin ka sa camera. Ang gusto kong sabihin sa mga nagsisimula pa lang na mag-cycling, kailangan talaga una, disiplina sa sarili. Kung talagang gusto mo talaga yung cycling, mahalin mo yan, mag-insayo ka lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Push mo yung sarili mo, yun lang. Tapos na tayo sa cycling. Pag-usapan naman natin tungkol si Ismael Gorospeng bilang tao, di ba? May girlfriend ka na? Meron. Gaano katagal na kayo ng girlfriend nyo? 1 year and 2 months po. 1 year, 2 months. Taga Nevesia din? Apo. Anong plano nyo sa future nyo? Sa ngayon po, wala pa po. Focus muna siya sa pag-aaral niya. Then ako po, focus din po sa kung anong meron ako sa pagbabike. So wala, hindi pa kayo nag-uusap kung may plano kayo sa future. Pero ikaw, eventually, sigurado ako, gusto mo naman magka-anak, magka-ganon eh, di ba? Tapos, tuturuan mo rin magbike. Sana. Sa ngayon po, parang, depende po eh. Kung kunyari po, kung maaral, pagpupukosin ko na lang po sa pag-aaral. Kung ayaw niya lang po mag-aaral, susubukan ko po sa bisikleta. Ah, so, parang, para sa'yo, kung yun bata, parang maaral, matalino, mas gusto mo pang maging ano, professional na lang siya, parang ganoon, mag-college na lang siya kaysa magsiklista. Oo, parang ganoon po. Bilang siklista, bakit mo naman masasabi na mas gusto mo na yun anak mo maging professional kaysa maging siklista? Kasi po, naranasan ko na rin po yung hirap eh. Talagang mahirap, talagang ilalan mo talaga yung oras mo, puro bike eh. Minsan ka yung pamilya mo, hindi mo na maalala eh, kaya ayun po. Parang ayaw mong ma-experience ng anak mo yung kahirapan na na mas sa tingin mo mas madali yung buhay nila kung pare maging attorney na lang sila, maging mag-aral, di ba? Maging guro, ganon. Actually, marami sa inyo nagsasabi sa akin ng ganon. Di ba? Na kung silang tatanungin, mas gusto nila yung anak nila hindi na lang maging siklista. Ako, medyo, syempre, hindi ko rin naman nadaanan yung hirap nyo, so medyo nagugulat din ako. Pero naiintindihan ko yun, mga sinasabi nyo. Alam mo, Ismael, lagi ko rin kinikwento sa mga tao na si Ismael, isa sa pinaka magaling mag-save to eh. Magaling matalino sa pera. Diba, kung hindi ako nagkakamali, may mga maliit na negosyo ka na sa inyo, di ba? Yung pagre-renta ng mga karaoke. Aba, meron. Tapos meron ka ding tricycle ipon mo. And then gumagawa ka na ng sarili mong bahay, di ba? Aba. Pero ano yun sa tingin mong naging rason kung bakit ikaw matipid ka sa pera? Kasi mga ibang siklista na kilala ko, pag may prize money, gastos agad eh. Ano yun
naging ano, turo ba ng magulang mo yan sa'yo, you know? Sa akin, hindi naman po kasi parang advanced na rin po ako mag-isip eh. Sabi ko, hindi naman pangabang buhay yung bisikleta. Ano? Kaya, sa sarili ko, ginagawa ko kailangan, ipundar ko na lang kaysa mawala. Mm. Kaya ayun, nagpundar ako ng bahay, sariling bahay. Kasi pag nawala ako na cycling, meron na akong titirahan, may sarili na akong bahay. Ano ba yung nakikita mo sa sarili mo pag nag-retire ka na sa cycling? Ano yung, since may sabi mo may napundar kang pera, inenegosyo mo ba yan? Ano yung, negosyo sa tingin mo gusto mo? Eh po, sa ngayon po, pinag-iisipan ko pa po kung ano pong gagawin sa naipon kong pera. Mm. Ayun, nag-iisip po kung anong negosyo yung gagawin ko. Pero, definitely gusto mo mag-negosyo. Ako, negosyo. Sa tingin mo ba may future ka bilang cycling coach o manager? Hindi ko po sure. Meron po. Hindi pa mapasok sa utak mo na ikaw naman ang magtuturo sa mga susunod na mga bata na nasa siklista. Wala pa, hindi ako pumapasok. Pero may mga sumasaway na siya yung mga batang siklista dun sa Neves, yeah. Opo, meron mo. Tapos, parang tinuturuan mo na rin, di ba? Opo, ganun po, kung ano rin po yung sinasabi ng coach, ganun din po yung sinasabi ko sa kanin. Hmm. And then, hopefully, yun naman yung ginagawa natin dito sa Go for Gold, di ba? Naghahanap talaga tayo ng mga bata. Opo. Tapos kung sinerte, sana meron isa sa mga naturuan mo, angat din at magiging katulad mo. I guess, medyo matagal-tagal na mahaba na yung kwentuhan natin, no? Normally, may game portion tayo, pero hindi ako naka-prepare ng game portion ngayon, eh. So, baka sa susunod na interview na lang natin ni Ismael Grospe yun ating game portion. Sa mga nanonood ng aking YouTube channel, salamat sa pagsubaybay. Don't forget to like and subscribe. And then, I hope na nag-enjoy kayo and masuportahan nyo yung channel natin, yung team, at saka, syempre, yung mga idolo nyo. So, hanggang sa ating susunod na episode, ako si Jeremy Go, and then ito si Ismael. May mensahe ka ba? Shoutout sa mga tropa ko dyan, sa lahat ng pinagtatambayan ko, sa mga motor shop dyan sa bayan namin. Ayun lang po.